Bali ito, Spaniard Jansen, Banlun, Stop Bandrit, tsaka Alphonse. Lipat pa kaya yan. Masyado mabigat yung ano. Parang ano, parang African. Ha? Baka di na makalipad. Makulimlim na umaga, mga kalapatids. Sunod-sunod nga ang pag-ulan ngayon, mga kalapatids. Kahapon, nakasingit ng ronda to, mga kalapatids. Medyo tumigil yung ulan. Sana nga, gumanda na yung panahon. So, galingin natin maglinis palagi. Ng mga sahuran ng dumi ng ating mga alagang kalapati kasi nga dyan nagsuumpisa. Ang sipon, pagka nabababad yung mga dumi nila. So, dyan na nga, tinatamaan na sipon yung ating mga alagang kalapati. Kaya nga, lagi akong merong rest power nitong sunod-sunod na ulan. Sunod-sunod din ang pagbigay ko sa kanila ng rest power. Kasi nga, yan ay natural. Ngayon nga, mga kalapatids, yung tatlong bago lang muna yung pinalabas ko dito sa landing board. So, mamaya, pagpasok nitong tatlo, yung second batch, papakawalan ko. So, ito na nga yung mga itsura ng aking first batch. Ang bilis din nilang magpalit ng balahibo o mag-molt. Ayan, oh, katulad dito. Ito pa yung grisel. Oh. Ayan, ang ganda ng logo nila. Sa tulong yan ng Eurolibo. Kasi nga mga kalapatids, yung Eurolibo ay may sangkap na methionine. Tumutulong sa pagpapaganda ng tubo ng balahibo. Tsaka dire-diretso nga yung development nila, mga kalapatids. Laging maganda yung digestion nila dahil nga sa Eurolibo. Kapag ka nga walang nararamdaman yung mga kalapate at laging kondisyon, maganda yung paglulugon nila. So, dahil nga yan sa Eurolibo, mga kalapatids, laging kondisyon yung digestion ng mga kalapate ko. Kaya dire-diretso yung paglulugon nila. Eh, tsura. Ito, ang ganda. Kapatid ni Miss Kikas. Babae din, no? Siyempre, kasama na rin sa magandang paglulugon yung patoka na kinakain nila. Yan yung kalapatids breeder mix. Bukod sa magandang balahibo, maganda ang pangangatawan ng aking mga alagang ibon. Kung ano yung tindig nila, mga kalapatids, yan din yung mga hipo niyan. Pasokan kagad yung tatlong nilagay ko sa landing board. Yan, nilagyan ko kasi ng patoka dito. Nasasanay na sila na may patoka dito sa double trap. Ang bilis nila pumasok. Niisip nila, may patoka dito. Dito ulit tayo sa colony, mga kalapatids. So, ito na nga, pares na sila. Yung maglolo, si Akon at si Allen Champ. Yung iba nga dito, mga kalapatids, tinatapos ko na lang. O hinihintay ko na lang lumaki yung mga inakay nila, awating ko na sila. Maglalagay ako ng mga bagong ipapares dito. Pero dito na lang, sa part na to, mga kalapatids. Kasi nga, itong lugar naman na to ay gagawin kong lagay ng mga barako o ng mga stock cock. So, dito rin, patapos na. So, isasara ko na lahat to. Pagka nailagay ko na sa young bird loop, yung mga inakay na nandito. Bigyan ako sa kalam. So, dito naman tayo sa breeder dito sa labas, sa 17 by 30. So, dun nga sa naghahanap, dun sa mga binili kong Jansen dati. So, ito na yung mga anak nila, mga kalapatids. So, yan, ginawa kong breeder. Ang tatay nga nito, mga kalapatids, yung galing kay Idol Eddie Alcaraz, yung Spaniard Jansen. Tapos, yung Spaniard Jansen, pinaris ko sa ibon ni Marlon Lim na SBR Banlun. Ito yung naging anak nila. Bali, tinraining ko nga to nung dati sa South. Pero ano, umabot lang hanggang ano, Del Gallego yata, mga ganun. Tapos tinigil ko na kasi nga, hindi ko naman talaga balak yung karera to. Gagawin breeder. So, ito na siya. Tinago ko nga. Ginawa ko stock. Yan, ganda ng mata din ito. Pearl eye. Hala, isa nga lang na inanak to. Buti, lumabas, maayos. Yan, ginawa ko ng breeder. Yan, one piece yan. Maayos yung pakpak. Pag bumubuka yung buntot, anong
Yung iba, ayaw nung ganun eh, pero... Ako rin, ayaw ko nun. Yung ano, bumubukang ganun. Tapos umaangat na ganun. Hindi, mahirap magsabi ng mga explanation. Basta, ayaw na mag-research mga kalapatids. Sasabihin, nagmamagaling na naman ako. Pero ayaw ko nung ganun, yung gumagalaw yung buntot, yung gumaganon. Bumubuka. Oo, gumaganya, ano. Parang pamaypay yan, no? Oo, dapat. Gusto ko yung, syempre, yung one piece. So yun, mabalik tayo dito sa Paris na to, mga kalapatids. Dito ko nga siya pinares, yung Spaniard Banlun. Stop Banrit. Yun, yung bro na yun. Pinares ko siya dito sa Purong Alphonse. Ito nga rin, isa sa mga tinago ko na Alphonse. Ayan yung mata niya. O yung kulay ng mata. Ma-orange-orange. Tapos yung isa, pearl eye. Sana mag-produce ng mga ano to, magaganda. Anong sinisin yung dalawang anak? Yung mga unang clutch. Bali, pangatlong clutch na to eh. Yung una, tsaka pangalawang clutch, mga naka-MacArthur. Mga naka-ano. Oo, mga naka-Youngbird. Ito, huling clutch na to eh. Old bird na lang. Pero ano, isasama ko pa rin yan sa, ano, sa mga panlaban ko. Kasi nga, para matesting bago natin itago yung mga anak nila. So, ito na. Doon sa naghahanap ng mga binili kong Jansen dati, ito na yung mga anak nila. Kumbaga, pinagsama-sama ko yung mga may dugong Jansen. Bali, ito na yung finished product nung Paris nga na yun. Bali, ito, Spaniard Jansen, Banlun, Stop Banrit, tsaka Alphonse. Masyado mabigat yung ano. Parang ano, parang African. Baka di na makalipad. Di makakalagabat, diba? Puro lahi ng may Jansen. Banlun pa pala. So yan, naglabas ng may paningit na puti. Ayan, oh. Ngayon lang naglabas ng ganito to. Tago na yan. Iano ko to, ilalagay ko sa young bird loop. So ite-training ko hanggang sa maabot yung training nila. So kung maganda-ganda, ilalaban ko ng karera. Nung nakaraan, nag-anak ng ano to eh. Red chick. Ngayon, ano, dalawang blue bar. So ito, yung mga anak nila. Maano, maganda yung katawan, malalapad. Ano, malalapad yung balikat. Maayos yung pakpak. So yun, doon sa naghahanap, yung mga binili kong Jansen, ayun na. So kahit medyo alakanin yung panahon, mga kalapatids, papalabasin namin yung second batch. Ayan na, pinalabas na ni JJ Bigay ang sakulam. Bigay lang ang sakulam. Ayan, lipara na sila, oh. Oh, magaling yan. Ayan, ronda na. Ah, may dumaan. May dumaan, marami. Ayan, oh. Patay. Patay, ari mga kalapate ko dun, ah. Ayun, kalat-kalat pa rin yung lipad nila, mga kalapatids. Ayun nga yung ano, marami, ayun o. Ito, sa akin to, ito. Ayun, meron na ano, rumoronda na isang grupo dito sa second batch, mga kalapatids. Ayun o. Ayun. Bali, dalawang grupo pala. Ayun pa yung isa, o. Oh, dire-diretso lipad yung dalawang grupo. Ayun, tingin ko ito yung malalakas. So, ito mga kalapatids, yung iba. So, maya-maya, pipitik na rin to. So, nakasingit nga ng pagpapakawala ngayon dito sa mga second batch, mga kalapatids. Kasi nga, ilang araw na nag-uulan. Mahirap na napapatagal sila sa loob ng kulungan. Naninibago sila pagka pinakawalan ulit. Yun, lipara na ulit. So, ito na yung iba, mga kalapatids. Yung dalawang grupo, lumayo. Ayan o, kalat-kalat. Naglalaro, makulimlim kasi. Kaya ganyan. Wala, nag-ano, lumayo na. Rumoronda na talaga yun. Hindi ako kinakabahan dun.
Nanakot ka pa. O yun, mga kalapatids, kaya nga malakas ang loob ko na pakaulan sila ngayon kahit makulimlim. Kasi nga, lagi ko na nga silang pinapakaulan. Mga naglilipara na rin yan, kaya lang, kalat-kalat pa yung lipad nila, hindi pa sama-sama. O yun na lang yung inihintay ko dyan, yung magsama-sama sila sa pag-ronda o sa paglipad. Para isasabay ko na sila sa first batch. Mga nag-uuwian na nga yan, mga kalapatids. Ganyan talaga yung ronda nila. Ayun, ayun yung iba, ang taas, ayun. Ito yung ano, nagsoli ng kalapati ko, ba ito. Ano pangalan mo, kuya? Calvin, Calvin Kasingal. Tapos, kumakarera ka rin? Oo, sa ano, sa ARPCI, tsaka sa AR. ARPCI. Siya nga yung nakahuli ng kalapati ko, mga kalapatids. Ganito tutularan nyo, nagsosoli ng kalapati. Shoutout, shoutout. Shoutout sa tatay ko, kay ano, Celso Kasingal. Tsaka sa mga tropa ko sa kalapati. Team Tangalay. Ito si Kuya, ano pangalan mo? Edward Cosmetic. Ano, shoutout? Isa sa mga followers mo, shout out to JJBK sa Kalaw. Ayun, salamat. Thank you, thank you. Salamat, salamat.